Mga kaparokya, welcome to a new episode of Men of Light. Pag-uusapan po natin dito sa episode na ito ang John chapter 10 verses 27 to 30. Mas kilala po natin itong pagbasa na ito bilang bahagi ng Good Shepherd chapter in the Gospel of John. Ang pamagat po ng ating episode ay Sagutin. Sagutin ng isang pastol ang kanyang mga tupa, ang kanyang kawan. Pero bago po ang puntong sagutin, ewan ko kung alam ninyo ang salitang kwadra. Ang kwadra ay kulungan ng mga hayop, katulad ng mga tupa o mga kambing. Ang mga pastol pala, bawat pastol, ay may kani-kaniyang kawan. Kunyari, ang isang pastol, meron siyang 100 na tupa, yun ang kanyang kawan. Let's say, yung pastol B, meron siyang 200 tupa, yun ang kanyang kawan. Yun, ginagalugan nila yung mga kapatagan, yung mga burol, kung saan mayroong damo para mapakain ang kanilang mga tupa. Pero pagdating ng gabi, umuwi sila, inuwi nila sa isang kwadra ang kanilang tupa. At doon ikinukulong muna magdamag sa kwadra. So imagine ho ninyo kung halimbawa sa loob ng isang kwadra ay magsasama-sama ang 10 kawan. 10 kawan ng mga tupa na iba't iba ang pastol na nananagot doon sa bawat kawan. So magsasama-sama ang mga tupa sa iisang kwadra. Pagdating ng umaga, bawat pastol darating at tatawagin niya yung kanyang kawan. At magugulat ho kayo dahil ayon doon sa kwento sa mga Palestinian shepherds, ang mga tupa ay sasagot doon sa kanyang pastol at lalabas silang sama-sama, hihiwalay. Kasi pag tiningnan mo, sama-sama yan eh. Malay mo kung alin dyan ang tupa mo at ang hindi mo tupa. Pero hihiwalay sila. Hihiwalay dahil narinig nila ang boses o ang tinig ng kanilang pastol. Bawat pastol ay mayroong sariling paraan ng pagtawag sa kanyang kawan. Kaya pagdating ng gabi, kung halimbawa yung bantay ay medyo pinukpok siya or may ginawa sa kanya at may magnanakaw na gustong nakawin yung mga tupa, kailangan muna yung buhatin isa-isa, literally, dahil hindi susunod ang mga tupa, dahil hindi nila nakikilala ang tinig nung tumatawag sa kanila. Yun daw ibang magnanakaw, ginagaya pa nila yung tinig nung kaninong pastol para maloko nila at sumama sa kanila yung mga tupa. Pero kadalasan, hindi raw talaga sasama yung mga tupa kung hindi tinig ng kanilang pastol. Alam po natin na ang pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa. Pero ang mga tupa, kilala din nila ang kanilang pastol. Ang unang punto po natin ay tungkol sa mga tupa at pagkilala nila sa kanilang pastol. Ang pangalawa po ay tungkol sa pastol at ang pagkilala ng pastol sa kanyang mga tupa. At sa pangatlo, medyo mag-a-apply na po tayo tungkol sa leadership sa ating lipunan. Iba't ibang klaseng mga pinuno na gumagawa ng pagpapastol. And titignan po natin ito bilang exercise of accountability. Kaya ang pamagat natin ay sagutin. So, mga kaparokya, ito ho ang topic natin, sagutin. At pakinggan po muna natin ang ating pagbasa from John chapter 10 verses 27 to 30. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay, di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon.